It's political warfare talaga, no? Start na talaga ng bakbakan. Eh, alam naman ho natin, itong si Gloria Macapagal Arroyo, eh, one of the very close supporters po ni Vice President Inday Sara Duterte, no? At eto, merong inubang sa kanyang graft charge galing sa isang consumer group, no? Mukhang lahat sila tinitira, no? Eh, biruin nyo, ha? Siyempre, ang nakaubang kay dating Pangulong Duterte, eh, kaso sa ICC, no? ICC in relation to the drug war. Kasama po dyan sa kaso na yan, si Vice President Inday Sara Duterte, tsaka itong si Senator Bato de la Rosa, tsaka si Senator Bongo, no? So, nakatutok sa kanila yung ICC. O ngayon, si Vice President Inday Sara Duterte naman, inumanga naman ng uumangan pa lang ng impeachment complaint at kaso sa Supreme Court na may kinalaman dito sa paggamit ng confidential funds. And damay ko dyan si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon, eh, itong close alay naman ni Vice President Inday Sara Duterte, si Gloria Macapagal Arroyo, ang titirahin ng essentially corruption charge ito. Basahin natin, ha. Basahin natin yung article. No? Tapos pagkokomentaryo tayo. Alamin natin kung sino itong mga taong nagfile ng graft charges. Two electricity consumer groups have filed graft and malversation charges against former President Gloria Macapagal Arroyo, who is now Pampanga representative, over the disbursement of 38 billion pesos from the Malampaya funds, which they said started during her presidency. In a 24-page complaint filed on September 28 at the Office of the Ombudsman, the National Association of Electric Consumers for Reforms, NASICOR, parang familiar yung NASICOR, and the bosses ng Consumer Alliance Incorporated, BKAI, complained of 96 counts of graft and 96 counts of malversation. Malversation, yan yung intended for one purpose, ginamit sa ibang purpose. Ang pinakamit po ng complaint na to, eh, itong tawag dito, Malampaya funds, no? Yung Malampaya funds supposedly para sa intensification, strengthening and consolidation related to the exploration, exploitation and development of indigenous energy. Kumbaga, yung funds na yung pang develop ng indigenous energy sources. Pero, ang allegation dito, ginamit ito sa teka lang, ah, hanapin ko lang. Ayun, ginamit ito sa agriculture, irrigation programs, calamity rehabilitation projects, relocation and housing projects, infrastructure projects, transportation, national security, rehabilitation, improvement projects, Pantawid Pasada program, among others. Yun ho ang allegation nila. The disbursements, according to the complainant, started during the presidency of Arroyo, who they accused of taking advantage of a provision of PD 910. Okay. In particular, they said the funds were released between 2006 to 2012. The provision they were referring to was the decrease appropriation provision, which stated that the special fund form shall be used to finance resource development and exploitation programs and projects of the government and for such other purposes as may be hereafter directed by the president.
Okay. Ano to? Parang low level na attack. Ano yan? Ito yung ano eh, type ng PR na nagmumula sa pagpa-file ng complaint. Tapos parang ewan ko kung ano mangyayari sa complaint na to, kung mag-ano ba, magpa-prosper ba. But what is sure, what is sure here is itong mga kaalyado ni Vice President Inday Sara Duterte kasama sa hit list. Kasama sa hit list ito. May nasabihan nga ako eh kanina. So, oo, si former President Gloria Macapagal Arroyo eh, mukhang tinira. No? Mukhang tinira. And ang ano niya, reaction niya eh, naku, eto na, simula na talaga. Kaya ano eh, expect in the following days, magra-ramp up ang mga attack dito kay sa mga allies ni ano, Inday, no? Or perceived allies. Even itong si Senator Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo na masasama sa mga atake. No? Ako feeling ko, ganun ang mangyayari niyan eh. Pero ang pinaka-sentro ng atake nito, I think, will be ano, filing a case questioning the legality of the fund transfer from contingent funds ng OP to confidential funds ng OVP, no? It seems like a legal question eh. I think talagang nilabas nila ito sa House of Representatives, no? Para mahaba ang usapan. Magamit talaga sa bakbakan, no? Tapos ito ang nakakatawa niyan. Ang hunch ko dito, alam na ng mga itong mga bumabakbak sila, Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, pati itong si Congressman Raul Manuel, alam na nila kung ano yung nilalaman ng confidential fund expenditure, no? Merong na nagbigay sa kanila niyan. Alam na nila. Pero, no, pero, hindi nila mailabas. Kasi, syempre, pag nilabas nila yung detalye na yan, liable sila for violating tawag dito, national security. Kasi, confidential funds, ano yan eh, kasama yan sa national security natin eh. Diba? Kaya hindi nila mailabas. Kaya dinedare ngayon ni, ano, ni Inday Sara, na sige, kung may kasalanan ako talaga, kasuhan nyo ako. Inabas nyo ko anong pagkakamali ko sa gamit ng confidential funds. Diba? Alam ni Inday Sara yan eh. Eh, hindi nila masabi. Diba? Kaya pinapressure kayo nitong sila Franz Castro. Ang COA naman. COA dapat ang mag-release ng findings kung merong mali dyan o tama. Pero ang COA naman, kasi hindi hawak ng Kongreso yan. Hindi yan hawak ng mga kagaya nila Franz Castro. Diba? Yun. So, diba? Kita niya na yung laro. Oh. Kita niya na yung laro niya. Pero yung next move nga nila will be to bring it to the Supreme Court. Ah, Supreme Court yan. Sa Supreme Court naman, eh, dyan mababalasa yan. Pwede yan tignan ng Korte Suprema kung tama nga naman ba yung paglilipat. Tsaka kung ano yung pinagamitan ng confidential funds, malalaman sa Supreme Court. Ang mahirap lang nito, kung parte ng, kung malalaman nila Franz Castro, kung saan ginamit yung mga funds na yan. Ewan ko kung gagana ang sub judice rule, no? Kung ano malalaman nila. Siyempre, afterwards, malalaman nila. Pero no matter what happens, i-spin nila yan ng masama. Gagawa nila ng mali siya yan. Kahit na sabihin nating tawag dito, nasa legal, no? Which, I think, nasa legal naman ang ano, paggamit ng confidential funds, eh. Ni Inday Sara, ha? Considering, eto ha, ang kina-question nila ngayon kasi ganito.
Bakit raw napakalaki ng confidential funds ng Davao kumpara sa ilang cities dito sa Metro Manila, like Makati, Quezon City, ganon. Yun ang ginagawa nila ng mali siya ngayon. Eto ngayon na tanungin natin sa kanila, taga saan po ba si dating Pangulong Duterte? Di ba Davao City? Oh, ngayon taga Davao City si dating Pangulong Duterte. At bumabalik-balik siya dyan, no? Tumitira siya dyan sa Davao City kahit na siya ay presidente na. Umuwi-uwi siya dyan. Di ba dapat kailangan proteksyonan ang ating presidente? Madali siya proteksyonan dito sa Metro Manila, pero sa Davao, parang hindi. Kasi meron mga kalaban doon eh. Napakalaki ng NPA infestation po doon. At meron pa tayong iba't ibang klase ng mga dissidents doon. No? Hindi ba dapat na maproteksyonan ang presidente using confidential funds? Di ba? Yun. Yun lang ang isang katanungan doon. Ang isa pang tanong, ang Makati ba merong active threat? No? May active threat ba against Makati, Quezon City? May terrorist threat ba dito? May communist threat ba dito sa mga ano na to? Well, sa ngayon, wala eh, no? The past few years, parang wala. Di ba? Oh. Yun lang ang isipin natin. madaling gawa ng mali siya. Kasi sikreto yan. Di natin alam. Di ba? Kaya masama. So, parang ano yan, pork barrel. Ganon. Parang ganon ang gusto nilang sabihin. Wala silang masabing kaso ng misspending sa confidential funds eh. Totoo lang. Wala pa silang nasasabi na mali ang pinaggamitan. Di ba? Oh. Kung sasabihin nila, ang problema nila, kung sasabihin nila, ibig sabihin, nalaman nila. And dahil nalaman nila, no, merong breach of security dyan. Di ba? Bakit mo nalalaman ng mga top secret ng bansa natin? At bakit mo ibubunyag? Di ba? Violation ng Security Act yan. Kaya ganun. O yun lamang po, saglit lang to. Ang pinaka-bood nito is lahat po ng makasara, binabakbakan na. Sinosoften na yung ground, kumbaga. Para sa next salvo nila, which will be either a case Supreme Court, and then after that, impeachment try yan. Ilama po, Paul Parol, Social Media Super.